sa kasikatan ng ating 8th Division World Champion, Pambansang Kamao Manny Pacquiao, ay hindi maiiwasan na makapansin din siya ng mga pamoso at malalaking celebrities sa mundo. Tulad nina Kobe Bryant, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg, Ronda Rousey, Keanu Reeves, Paris Hilton, at madami pang mga malalaking pangalan ang umahanga sa ating Pinoy boxing legend. Ito ay isang malaking patunay na si Manny Pacquiao ay isang global icon at hindi basta-basta ang superstar sa mundo ng boxing. Isa na rin siguro ang nagpahanga sa kanila ay ang pagiging humble sa kabila ng pamamayagpag at pagsikat ni Pacquiao ay hindi ito nakitaan ng anumang kayabangan at nanatiling nakatapak sa lupa ang ating pambansang Kamao. Kahit pa naging pambihira ang kanyang mga napatunayan sa loob ng ring, ay ipinakita pa rin nito na siya ay walang pinagbago kahit nasarurok pa siya ng kasikatan. At isa pang hinangaan ng mundo kay Pacman ay ang pagiging makadiyos at makabayan. Kaya ganun lang din siya minahal ng mga tao sa buong mundo. At isama nyo na rin dyan ang isa pang legend sa mundo naman ng balibagan na walang iba na si Callaway o mas kilalang The Undertaker. Maaaring hindi kayo maniniwala na sinamahan pa ni Undertaker si Manny Pacquiao patungo sa ibabaw ng lona at napabilang pa nga sa Team Pacman. Ito'y ginanap noong kalabanin ni Pacquiao si Hector Velasquez noong early 2000s na naging undercard sila ni Morales at Zahir Rahim para sa Naoy WBC Lightweight Championship. Kaya alin at sariwain natin ang kanilang naging matinding pakbakan. Sa pagpasok ng laban, makikita na natin ang determinasyon ng bawat boksingero. Even those around Pacquiao would confess that they think his best weight is 126, chasing another big fight with Morales. Hard left hand from Pacquiao. At ang mga binibitawang suntok ni Velasquez ay nakakatakot at napakadelikado kung ito'y tatama. So far, he hasn't been able to do that because of the low hand movement there. Jab, jab, left hand. Jab, jab, left hand. Not enough variety. Velasquez. Velasquez taking it right to Manny Pacquiao in round one, and Pacquiao looks as though he didn't exactly expect. At dito rin mapapansin kung gaano katapang ang mga Meksikano. Pero hindi naman papayag ang ating pambansang Kamao na dala-dala ang tapang ng Pinoy. Velasquez landed a right hand as if to say he's trying to butt me with his skull. There's a big right hand by Velasquez. And that's your headbutt may be a big factor in this fight the way it's going also. With headbutts three or four times in the first round already. Sa pagpasok ng round number 2, tuloy pa rin ang bakbakan. Ito ang gusto ng mga boxing fans. Walang atrasan, basagan lang ng mukha. Since that time, he's been fighting bigger guys and outboxing him earlier this year. Used Pacquiao's head as a target for his jab over and over. Trying to find that knockout problem with that left hand. But the accumulation could well take place. And see, once again, that's what I'm saying. After he throws that left hand punch, that's when he gets caught using it right after that. Tila walang takot si Pacman na sumugod na sumugod. Kahit pa itinatamaan siya ng mga malalakas na suntok ni Velasquez. Pacquiao backs Velasquez off with the left. After two big Pacquiao left hands. That you'll get excited thinking that he's hurt. Pacquiao's trying to take a break right now just to figure out what's going on. Wala ata sa bokabularyo ni Manny Pacquiao ang matras. Pacquiao landing a left in there. Velasquez with a right and a left. Wild action extends beyond the bell at the end of round two. Pagpasok ng round number 3, dito na makikita kung gaano kabagsik ang mga Kamao ni Manny Pacquiao. But in truth, Manny Pacquiao doesn't assume square up because he wants to fight. I love him. He's one of my favorite fighters. Don't you want to see guys who hit Manny Pacquiao hits and gets hit? Hard left hand. I have this sense. The speed is just such a big difference. At dito na rin nahinto ang pagiging wild ni Hector Velasquez tapos matamaan ng isang solidong kaliwa sa pagmumuka. Pacquiao is no
watch him train on a daily basis. His favorite combination is to land up with a right jab and shoot a powerful left hand. When somebody comes as hard as Pacquiao, he doesn't have to look good. So that it doesn't go right into your face. Pero patuloy pa rin ang mga binibitawan ni Velasquez na humahagupit ng mga suntok. 29, tinatamaan si Pacman, pero patuloy pa rin ang pagsugod nito. Pacquiao was 18 out of 47, Velasquez 8 out of 38. Maaaring naramdaman niya ang mga suntok na malalakas ni Velasquez at naisipang kayang-kaya niya tumanggap ng mga ganong suntok. Fighters like this, as you know, they have a few hot years. Larry, you're right, but still, a fighter like him, he has to do what he's doing right now. He may make enough money. Pag talagang pinagtagpo ang Mexicano at Filipino, iasahan na natin ang ganitong mga klase na basagan na mukha. Walang takbuhan, tuloy lang ang banatan. Absolutely. And he's also going to... No. Licensed fist for a champion. My God, B's a red hot. Manny Pacquiao's red hot. At dito ka rin bibilib sa tapang ni Velasquez dahil kahit siya'y tinatamaan ng maraming suntok ni Pacquiao, eh patuloy pa rin ang pag-abante at hindi umaatras. Oh yeah, when you see him moving towards you, you can expect nothing but dynamite in every punch. Here was a good body punch. Velasquez gets in a good little shot to the body. Tila walang apaguran ang bawat boksingero dahil patuloy pa rin ang mga bitaw na walang humpay na suntok. Another good right hand. In fact, he was considered the biggest puncher on the entire Olympic team in 2000, even though he was the smallest guy. And en route to the ring to score that knockout, Valoria gave a hug to the fighter he fought in his last fight. He was that after Valoria knocked out Contreras and the girl bleeding, and actually was taken to a hospital where Contreras has won the battle for his life. Sa mga oras na to, tila napapansin na ni Pacquiao kung paano tatapusin ang matapang na Meksikano. So that he can has landed 68. Shows you what a dynamic offensive force Pacquiao is. Shows you that he leaves himself open defensively. Yes, it does. But this is the perfect opponent for him in preparation for the fight with Morales. Because even though he may get tired and he's having a rough contest, the slowness of the opponent Velasquez. There's an abrasion. At maya-maya pa, huwag kayong kukurap sa inyong masasaksihan. Right hand, he's been catching just like that. More and more accurate with his power shots. But I'm very impressed with his punching with full power at this stage of the fight. There's a creeping doubt in my mind. But when you're fighting guys, you're like been fought at a natural weight. It can be a big factor later in the fight. Perfect right hand by Pacquiao. Right hook. Stuns Velasquez. Pacquiao tried to finish it. Got 40 seconds to get it done. At tila naubos na nga ang baterya ni Hector Velasquez. At tuluyan nung lumuhod kay Manny Pacquiao. Dito na inihinto ng referee ang laban matapos hindi nakayanin ni Hector Velasquez na tumayo matapos makatanggap ng katakot-takot na suntok. Alright, let's take a look here. This is the first moment in which Velasquez was hurt. Look at the perfect right hook. Velasquez was stepping in. Naging buenas ang pagpasok ni Undertaker sa laban na ito. The punch that always hurt you. And then
then a barrage of straight left hand following that. And referee Lou Filippo watching closely to be certain that Velasquez was still throwing, still defending himself. Velasquez went down. Filippo gave him the count and realized that the Mexican fighter had had enough. At tila naging mala Undertaker nga ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na nagwagi via knockout. Manny Pacquiao!